Good morning, everybody. It's 5 minutes after 6 o'clock in the morning, 6:05 already. And what do you expect when we hit 6 o'clock? Well, of course, it's the one and only Mikey Mickey. Kung sakaling hindi nyo pa alam, dumating na sa bansa si... Hindi na namin kayo pahihirapan para lang mamigay ng napaganda, napakagwapong Core FM t-shirt na kasing gwapo ni Mikey Mickey. Right here and only here, 99.7 Core FM, Isentro Mo. Ako si Eddie Calizo, tubong pasukin Ilocos Norte. Ngayon ay nagtatrabaho bilang news anchor ng Core TV. Ako'y galing sa isang napakasimpleng pamilya, ordinary family lang. Ang tatay ko ay isang magsasaka at ang nanay ko is just a plain housewife. So alam ko kung paano kami pinalaki ng aking mga magulang. Anim kaming magkakapatid at ako yung bunso. Pero mga kapatid ko noon nasa Maynila na, so ako na lang natira sa pasukin. Ang tatay ko ay maabilidad. So aside from being a farmer, small-time farmer lang siya. It's, hindi yung napaka-ordinaryong nagsasaka lang. Nagkakarpintero din siya. Maabilidad yun eh. Masipag yun. And there's also mangingisda on the side. Kasi siya, hindi naman siya nakapag-graduate ng high school. Yung trabaho niya lang na alam is yung pagsasaka, mangingisda, at pagkakarpintero. Sa pagiging masipag niya, doon naman kami nabuhay. Malala ko, nag-aaral ako ng elementarya. Sa hirap ng buhay nun, pag wala akong baon o walang pambayan sa eskwela, I remember one time that my mother told me na, okay, dalhin mo itong gulay, itong kangkong, mga talbos ng kamote sa palengke. And then yung mabibenta ko dun, yun yung baon ko tsaka pambayad. Ang maganda naman, pag yung tatay mo ay isang magsasaka at masipag pa, hindi kayo nawawalan ng bigas. Kahit walang ulam sa lamesa, at least may bigas, sabi ng tatay ko, mabubuhay na tayo. Nung elementary ako, nag-aral ako sa Pasukin Central Elementary School. At nung high school, dahil nga magsasaka kami, nag-aral ka ako sa isang agricultural school. Yung Ilocos Norte Agricultural College sa Pasukin din. Nakita kong gaano kahirap ang pagiging isang magsasaka. Nakita ko dun sa tatay ko eh. At alam ko yung tatay ko eh, noon, hindi man lang niya masabi sa akin, parang kung pwede nga lang, hindi ko susundan yung kanyang yapak na bilang isang magsasaka lang. So ako na nag-strive ako, eh sabi ko, paglaki ko gusto ko namang maging isang professional. I believe during that time, back in high school, I have what it takes to become a broadcaster someday, sabi ko. So yun, nagpursiga ako talagang maging isang broadcaster. That's why I took up mass communications in college. Ang pagiging masipag ng tatay ko, eh, hindi lang yun ang gusto ko sa kanya. Talagang, kumbaga, idol na idol ko siya dahil ang kanyang pag-uugali, doon ko rin siguro nakuha. Napaka-bait, kumbaga, napakadaling kausap. Dahil ako nga bunso, siyempre, yung tatay ko, inalagaan niya ako. Pag pinapagalitan ako ng nanay ko, parang yung tatay ko yung parang to the rescue, something like that. So, talagang mabait yung tatay ko, masipag. Ako, pwede ko siyang tawagin na he's a perfect father. Nung papasok na ako ng college, siyempre, yun na naman, mas malaki na naman ang gastusin dyan. So ako'y nag-aral sa Maynila. Kasi pag, kunyari, sa Pasukin ako, pupunta ako ng Lawag, mas mahal pa yung pamasahe, mas malaki yung gastos kaysa sa mag-aral ako sa Manila. Kaya ang pinili kong paaralan sa Manila noon ay yung PUP. Pag sa PUP ka kasi at nakapasa ka dun sa entrance exam, maging tinatawag kaming scholar ng bayan noon eh. Dahil I remember that time, 300 pesos per sem lang ang tuition fee namin. Kaya dun na ako sa PUP noon. Ang tawagan nila sa PUP noon parang ano, Polytechnic University of the Poor. Yun ang tawag lang. Pero of course, it's Polytechnic University of the Philippines. And I'm proud to graduate sa eskwelahan ngayon. I took up mass communications nga. During that time, ano ako eh. Mahihayin ako. Tsaka parang konti lang yung kumpiyansa ko sa sarili. But I took that as a challenge. Kaya mag-mascom ako to get over that. Kumbaga, pagiging mahiyain. And sa awa ng Diyos, natapos ko naman yung kurso noong taong 1991. Pero nung pagka-graduate ko,
sa PUP ng Bachelor in Broadcast Communication. Siyempre, mag-a-apply ka, no? Malala ko nung nag-a-apply kami at kunyari, kasabayan mo Ateneo, UP, Lasal, UST. Pag kasabayan mo sa pag-a-apply, nadi-discriminate yung PUP, eh. Parang, you're not in the priority list. Kumbaga, nasa waiting, oh, dito ka muna. Parang unahin nila yung mga galing sa mas malalaking eskwelahan. During the time, na-challenge na naman ako. Sabi ko, bigyan nyo lang ako ng break, sabi ko. Ipapakita kong sa inyo kung anong kaya kong gawin sa broadcast. Nagkataon naman one time, nag-apply ako. May mga kasabayan akong galing sa eskwelahan na nabanggit ko. At tatlo kaming napili, isa naman ako doon. So parang sabi ko, naku, hindi pala purke PUP graduate ka lang sa Manila, eh, hindi mo sila kayang talunin, something like that. And isa pang inspiration ko noon, kaya Kako, I think may paglalagyan naman ako sa broadcast kasi may mga graduate din ng PUP na kahit pa paano eh, nagkaroon din ng pangalan sa media, sa broadcast, sa entertainment. Like, halimbawa, si Bayani Agbayani noon, mas mataas ang ano nila. Yung, na, they were in a higher year, kami mas mababa. I think we were in second year, pero nakikita ko na sila doon. PUP graduate din yun, galing din sa hirap yon. So, tapos nakita kong may pangalan na, parang pwede. Ako sina, ano, sina Ray Pumaloy, tsaka yung mga ibang artista. I think si Richard Gomez galing din ng PUP. So sabi ko, naku, eto, galing ng PUP pero nakapwesto sila sa gusto nilang paruroonan. Sabi ko, siguro pwede rin ako dito. So nag-strive ako. I did the best that I can. Basta may opportunity, igagrab ko yung opportunity yon. Kahit papaano naman eh, kumbaga na, justify ko naman na, kumbaga, I deserve to be in the roster in any broadcast station naman noon. Naging trainee ako sa Broadcast City. Broadcast City sa Channel 13 sa Manila yon dati. Doon sa The One Radio tsaka 89DMZ. Pero hindi kami pinapaupo doon. Pag OJT ka, ang tawag sa iyo doon sa Manila noon, production assistant. Para yung mga production alalay actually. Yun yung tawag nila doon. Doon, marami akong natutunan doon kasi andun yung mga veterano, ano, anchor, tsaka veterano mga DJ. Si Kuya Cesar, nasa The One siya noon. Siya yung station manager noon. And then si Francis Magalaw na rin noon, nasa 89DMC siya. Kasi sister station siya eh. The One Radio, tsaka 89DMC, pareho sa Broadcast City. So naging idol ka na rin si Francis Magalaw na. Kaya ngayon yung anak ko, si Sofia. Actually, asawa ni Francis, Sofia. Tapos anak ni Francis Maxine. So pinagdugtong ko Sofia Maxine. And aside from Francis Magalona, ang mga hinahangaan ko pang DJ sa Manila noon is sina Baby Michael. Baby Michael, in case you don't know, si Mike Enriquez yun ngayon. Mike Enriquez was a DJ before he became a newscaster. So parang kung titignan mo, may pagkapareho kami ng konti lang naman. Okay, siyempre siya, nasa mas mataas na antas na siya ngayon bilang isang broadcaster. Pero ako naging DJ, tapos ngayon nasa television ano ako. As a news anchor naman. And then, isa pa noon na mga hinahangaan ko ay si Peter Rabbit. Peter Rabbit is the voiceover of ABS-CBN ngayon. Siya may boses, ng mga pinakamagandang boses na naririnig yun is Peter Rabbit. He was one of the DJs of Zoo 101. Kaya Rabbit nga dahil Zoo. Sina Joe Domingo, sina Hillbilly Willie ng WKC. Until such time na nung nabigyan ako ng chance na magtrabaho sa RMN, hindi ko ma-imagine na makakatrabaho ko pala yung mga hinahangaan ko noon. Because during that time, si Baby Michael, si Mike Enriquez, was our head in radio operations sa RMN. So in a way, nagkatrabaho kami, although sa Lawag ako, tapos sa Maynila siya.
Sa pagsusulat naman noon, maalala ko nung nasa Channel 13 kami. Kasi yung kabatch ko ngayon, si Rolf Mahilom, isa na siyang movie writer. At nagsusulat siya ng mga gag. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung original writer ng Wow Mali. Kabatch ko yun ng college, kaklase ko, kabarkada ko. So, maalala ko nung may Going Bananas pa noon, sumasama kami. Although si Rolf Mahilom is one of the main writers ng Going Bananas. And then, doon ko na-meet noon sa Channel 13 naman, si Isko Salvador. Isko Salvador is si Brad Pitt. Si Brad Pitt, magaling na writer. Yan, ina-idolizing natin yun. In a short period of time, nabigyan din ako ng pagkakataong sumulat doon sa Islands TV 1-3. May tinatawag sila ng Islands TV Funniest. Yun yung parang Pinoy counterpart ng America's Funniest Home Video. So, hindi naman kasi nagtagal yung show. Pero nabigyan ako ng pagkakataon na sumulat doon as a continuity writer ng isang gag show. Noong 1991, trainee ako sa isang radyo. Na-meet ko yung misis ko. Bumisita rin sila sa station kasi may pina-plug silang parang nursing students activity. Parang pinili nila akong maging host doon. Then, nakursunadaan ko siya, niligawan ko. Hanggang sa nag-on kami. That was in 1992. And then, months after that, napunta na ako sa RMN Salawag, Radio Mindanao Network. Yun yung first regular job ko talaga. And then, nung nasa RMN ako, 99.5 WHP, siguro narinig ako ng isang radio station. They asked me if I would like to join them. Bata pa ako noon, so hindi ko pa naisip masyado yung offeran ka ng mas malaki, something like that. It took a while bago ako umuo eh. Kasi naging close naman ako sa mga kasamahan ko sa WHP. And this is such time na sabi ng wife ko, why don't you grab the chance? Baka mas okay naman dyan. So I tried. Nagpunta ako sa Love Radio NBC sa Lawag. And then after that again, merong uling nagtumawag. Kasi nasa radyo ka, at ikaw yung main man sa istasyon niyo. Sign-on man na kasi ako eh. If you're the sign-on man, you're the main man, so to speak. So pagkatapos nun, after Love Radio, kinuha uli ako ng campus radio. Bale, naka ilang station ba ako? Naka 5-6 broadcast stations ako eh. Until such time na napunta ako dito sa Vigan. Nung nasa campus radio ako, naging program director ako doon. And then after program director, kinuha naman ako maging full-time station manager dun sa campus radio. Few years after, napunta na ako sa J98.9 FM. And then doon naman ako na-discover nung in-interview ako doon ng crew ng Core TV as one of the segments of dun sa music video MTV type of program noon ng Core TV. I think it's Poptastic. And then, in-interview ako doon, parang guest DJ doon sa program na yun. Na-meet ko yung mga Core guys, Core TV guys, and then they asked me kung gusto kong maging part ng Core TV. Sabi ko, and why not? I started as a gag writer doon sa gag program. And then, sa marketing, after marketing, naging news anchor ako. After a year, naging executive supervisor ako ng press corps ng Core TV. Naisip ko nga noon na pumunta sa mainstream, kumbaga sa Manila o kaya sa ibang bansa para magtrabaho. Pero nung nandito naman ako sa Ilocos na parang maganda naman kasi
nag-work ako sa radyo. Pagkatapos ng radyo, didiretso ako sa trabaho ko sa television as a news anchor. I am enjoying the best of both worlds, kumbaga. Nasa radyo ka na, nasa TV ka, and then you enjoy what you are doing. It's your passion and then you get paid. Parang what more can you ask for? Something like that. Parang hindi ko na naisip na pumunta sa mainstream. Okay na kami dito, yung buhay namin, okay naman na. Yung misis ko naman has a regular job being a government nurse. Sabi namin, kaysa sa magkalayo tayo, kasi we're just a small family. Si Sophia lang naman yung anak namin, tatatlo kami sa bahay. So, sabi ko, tayo-tayo na nga lang magkakahiwalay pa para lang you look for a greener pasture, sabi ko. Kaya sabi namin ni misis, sige, huwag na tayo mag-abroad, dito na lang tayo. Para magkakasakasama tayo. We see each other every day. Kaya dito na lang kami sa probinsya, sa Ilocos. Ang daily routine ko, kunyari pagising ko ng umaga, pagkatapos ko magbihis, sabay na kami ni Sophia na papasok, yung anak ko. Kasi magkalapit lang yung eskwelahan namin tsaka yung pinagtatrabahuan ko. Hatid sundo siya eh. Pag nahatid ko ng umaga, diretso na rin ako sa trabaho. Pag tapos naman ang klase nila ng hapon, kukunin ko uli siya. Tapos sabay naman na uli kaming umuwi. Si Mrs. naman, ang aking may bahay na si Flory. Pag ano naman, pag pumapasok siya sa trabaho, sinusundo ko siya. Sundo lang, yung hatid, hindi. Pagkatapos noon, sabay-sabay na kami kumain. Ang oras lang talaga na nakapagsasabay kami is yung dinner time na ng gabi, we make it a point na magkakasama kami. Kasi yun yung parang the most important meal for us and that whole day. Tsaka yun na yung bonding time namin. Noong bata ako, katulad nga nabanggit ko kanina, galing lang kami sa isang ordinaryong pamilya, magsasaka lang tatay ko. So yung bahay namin noon was out of bamboo. Gawang kawayan talaga yung bahay. Hindi nga wood eh. Kundi kawayan lang. Yung bubong namin is anahaw lang. So, talagang malayo kumpara ngayon na kinaroroonan ko. At siguro pag wala naman yung misis ko, hindi naman kami magkakaroon ng ganitong bahay. Yung maganda sa amin is yung ano, we support each other in all our endeavors eh. Kaya kami nagkaroon ng ganitong bahay na dahil sa pagpupursige, sa patience, at pagtutulungan naming dalawa. Baguhan ako sa broadcasting, parang hindi ako magtatagal. Parang kaya ko ba to? Parang napakahirap kasi yung ginagawa nila. Lalo na yung mga, may mga death threats, may mga libel case na nababalitaan nun sa mga broadcaster. Pero maalala ko yung sinabi ng boss ko noon. Sabi niya, if you think you can, you can. And if you think you can't, you're right. Sabi niya, just think positive, be optimistic. And if that's your mentality, you'll go a long way, sabi niya. So yun naman yung parang isang words of wisdom na until now eh, talagang hindi ko makakalimutan. Bibihira yung mga nakapasok sa broadcasting na nagtatagal ng dekada o dalawang dekada. Kaya ako yung masayang-masaya kasi I've been in broadcasting for 21 years. At katulad ng sinabi ko, hindi lahat ng mga nakapag-umbis ng broadcasting eh makakaabot ng isa, dalawang dekada sa industriya nito. May kasabihan na many are called but only few are chosen. Kaya masasabi ko, I'm just one of the chosen few. Na makapagtrabaho dito sa broadcasting ng ganito katagal, mahigit dalawang dekada. As a broadcaster, ang laki ng role mo sa society eh. Kasi siyempre, dapat kang paniwalaan ng mga manonood, yung mga listeners. Kung anong sinabi mo, dapat makatotohanan talaga. Siyempre, nagde-depend sila din sa sinasabi mo. At kung yung sinasabi mo eh, walang katotohanan, eh, ba't naging broadcaster ka pa? Napakasarap at napakasayang magtrabaho sa broadcasting. Pero as a news anchor, ako, I'm more of the credibility than the popularity. Kahit popular ka, kung wala ka namang credibility, parang walang silbi. So ako, mas gusto kong may credibility kaysa sa popularidad. Thank you.
Ako po si Eddie Calizo, tubong Pasukin Ilocos Norte, and now presently residing in Vigan City. I'm a proud broadcaster. Ito ang buhay ko.